ating mga viewers, ang mga suki. Ito na, binabati natin ang mga teachers natin na suki ng ating show, Papu. Taga Balansay Elementary School sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Ang Lakbay Aral Teachers. Kaway kaway. Hello. Ayan, hello, hello. Hello. Thank you for watching. Magugustuhan nyo yung episode na ito. O, at ini-invite namin kayo ulit, mga viewers natin, na sumali na sa ating TikTok Dance Challenge. Ito nga, may bago tayong entry mula kay Regine. Hindi Velasquez. Regine. Tolentino. Hindi rin Tolentino. Ayan. Regine. O, ayan siya. Panorin natin. Ayan, Regine. O, ayan siya. Panorin natin. Ayan, Regine. Thank you, Regine. Hinahanap yung apelido mo dahil sinend ko yun sa group chat natin. Hindi nila nailagay. New entry by Regine. At meron pa. Araw-araw magpapakita kami ng mga entries, di ba? Ng mga nagtitake ng ating dance challenge. Pero ngayon pa lang, thank you very much. Ito, Regine. Ay, talaga palang Regine lang ang nasa Regine TikTok lang niya. Regine. Thank you, Regine. Ang ganda mo. At sa mga gusto rin sumali, ito lang po ang dapat niyong gawin. Napakasimple, guys. Follow Tita Tintin of Manila sa TikTok. Ako po yan. Puntahan ang nakapin na TikTok video namin ni Papu na nagzazayaw. I-like na ang video na yan. At sa caption ng natunang video, video, i-press nyo lang yung hashtag na Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Mag-join sa hashtag namin. I-post ang yung dance challenge sa sarili nyong TikTok. At huwag kalilimutan, nalagyan syempre ng hashtag para makikita ko yung mga dance challenge nyo o yung dance post nyo. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino, ang ating official hashtag. Yeah. Thank you in advance. At yan, ngayong Lunes, no? Siguradong mahuhuk ko kayo sa ating topic ngayon. Kasi itong panauhin natin ay na-involved sa marami mga controversies in the past ng kanyang pinagdaanan. And lagi naman po siya nakakabangon doon sa mga kanyang kinasasadlakan ng mga kontrobersya. At pinatunayan niya po, no, na hindi siya basta-basta sumusuko dahil up to now ay still standing itong ating guest na to. O, para makilala niyo kung sino siya, panoorin niyo to. Makita tayo sa mata. Maangas. Mahal kita, pero bibigwasan kita. Isa lang. Bad boy. Nasaan yung complainan? Asap na muna. Hearsay! Eh, mamaya mong kakaroon dyan. Never ako nagkalat doon, man. Ganyan na kilalang aktor na si Baron Geisler noon at gaya ng ibang artista, si Baron nasangkot din sa matitinding kontrobersya. Usap-usapan sa social media ang pag-relapse ni Baron Geisler sa pag-inom ng alak. Pero gaya sa pelikula, natutuldukan ng bawat eksena. At sa ending, matapos mabugbog ang bida, dapat bumabangon. Paano nga ba minaniobra ni Baron ang takbo ng buhay niya at karera? Kaya ba ito ng isang take lang? O paulit-ulit kang susugal, makapagbago ka lang. Ayan! Wow. At eto na nga siya, katabi na natin, ang man of the moment na laman din ng mga balibalita ngayon. Pero bago natin siya i-welcome sa mga nanonood po, may kwento ka rin ba ng pag-asa at pagbabago? Comment na po gamit ang hashtag natin na laban lang, may pag-asa. I-welcome na natin sa ating show. Walang iba kundi si Baron Geisler! Baron! Baron po, si Julius Ma'am Tin. Abir! Ayan! Sa mga viewers po natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Baron, you look good. You look great. You look handsome. I look good also because maraming salamat sa bagong sapatos na regalo sa akin ni Miss galing yan sa World Balance. Maraming salamat po. Siyempre, nalaman nila na guest ka namin. Agad-agad na nagbigay. I love it. Diba? Baron Geisler. Wait, teka muna. Bago natin simulan yung pag-uusap tungkol sa alcoholism, kasi public service to, no? Subukan natin tulungan yung mga viewers natin na dumaraan sa ganitong klaseng pagsubok. Pero bago ang lahat, congratulations! Nakatapos ka na ng theology. By God's grace. Only by God's grace. Wow! Bakit theology? Di ba,
ang theology parang associated yan sa mga pare, di ba? Kung gusto mo maging pare, mag-aral ka ng theology. Bakit yan ang kinuha mong kurso? Actually, sa bawat pamilya, sa mother side ko, dapat may inaalay talaga na may magiging pare. Kaso, nag-showbiz ako eh. Tapos, now, you know, habang lumalaki ako, I've been fighting a lot of demons, no? Parang napariwara. So, I decided to take up theology so that I could understand myself better and I could understand also God's will for me. So this is not just a short-term course. It's really an undergrad course? Oh, no, no. It's 4 years. May degree na po ako. May degree talaga? Degree holder. So, praise God. Wow. May bala ka ba na maging pare? maging pastor balang araw? Kung tawagin po ako ng Diyos na yun ang magiging serbisyo ko para sa kanya, then why not? But for now, focus muna ako sa family ko, focus muna ako sa sarili ko, sa kanya, at saka sa karera. Anong naitulong sa'yo nitong pag-aaral ng theology? Well, understanding the beginnings of church, understanding different theologies, isms, and also kung paano po mag protektahan ang aking paniniwala, no? Kasi I'm a born again Christian. Kung paano ko pa paninindigan, and also to evangelize as well. And to preach. Yun yung pinaka last na kung para makapasa eh. Mag-preach po ako in front of the dean, professors, tapos magpapasa po ako ng thesis. Awa ng Diyos eh. Congrats! Nakapasa! Imagine para nagpastor. Congrats din pala sa mga kabatchmates ko. Congratulations sa inyong lahat sa All Nations College. It's never too late na mag-aral po. Tawag lang po kayo sa kanila sa All Nations College Rizal. Wow! So, 4-year course kasi ito pa po. So, hindi madali yun. Nag-start po ako 2019. Napagbigyan ako ng chance and I grabbed that opportunity kasi ang naging inspiration ko po sina Jody, yung mga artistang naka-graduate, nakapagtapos na. And sabi ko, if they can do it, then I could probably do it. Paano mo sinisingit yun? Kasi nagulat kami lahat eh. Bigla na lang nag-graduate na ng theology, walang kabali-balita tungkol doon. Kasi pandemic, paano mo nasisingit yun sa schedule mo? Noong 2019, pumapasok ako sa school. One-on-one with the dean. And then, nagkaroon po ng pandemya. So, lumipat po kami. Nagkaroon ng lull ng less than half a year. And then, we started doing the social media classes online. And then yung modular modules i-submit assignments. Social media. Kaya quietly natapos mo. Hindi kasi walang physical going to school, kumbaga eh. Parang homeschool, parang gano'n na nangyari. With the help, of course, with my professors, so maraming salamat, Doc F. Medyo medyo ironic. Kasi naging laman ka ng balita na pumalik ka raw uli sa pag-inom. Yeah. No? Na naging reason kung bakit kayo naghiwalay ng iyong misis na si Jamie. Yun ang balita, ha? Correction. Nabasa ko eh. Kaya no, that's why you're here. Ayusin natin yung balita na yan. Kasi ang balita ay nagkaroon kayo ng discussion. May video pa yan eh, di ba? Na lasing na lasing ka, nakuna ni Jamie, tapos naghiwalay kayo. Ano ba talagang storya? Well, siyempre, di ba, yung show nyo tungkol sa pamilya. Lahat po ng pamilya ay may problema. May kanya-kanyang issues. And siguro sa pagiging busy ko sa pag-aaral, sa career, taking care of our children, may mga pagkakataon na hindi na kami nakapag-discuss sa mga intimate problems po namin na nangyayari. So we just let it slide hanggat sa tumataas yung resentment namin sa isa't isa. And then biglang pumutok na lang and then nag-relapse po ako nung December. And then naging continue siya up until last month. Okay. But now I'm back
sa programa ko, yung 12-step program na nakatulong po sa akin. It is making me understand that I really am an alcoholic. It is a disease. It is no different from cancer or diabetes that you have to maintain. There is no cure for it. You have to keep coming back to the program and work. Work on your program daily. So hindi kayo naghiwalay ni Jamie? Yes, hindi kami naghiwalay. And actually kanina, kausap ko lang yung baby ko. Kausap ko si Jamie. Ayan siya. Yung ano, family. Ayan, family mo. We have a beautiful family. We're working things out. But of course, we're giving each other space to work our own program. She also has her 12-step program. Mm-hmm. I have mine. Okay. So it's a 90-day program. And, you know, after that, we will seek counseling. And eventually, we'll patch things up and mas maging sweeter, di ba? Di ba? May mga kasabihan daw. Love is lovelier than second. Hindi lang po yun. May kasabihan. Malaking away, malaking yakap. So hanggang kailan kayo magkakahiwalay physically, no? Ni Mrs.? Only God can tell. For now, me and my sponsor, I want to thank my sponsor pala. I'm living in his house in the meantime, Mr. G. Bernardino and Miss Mary Psyche, thank you very much for taking me in and for making me understand and for making time sa sessions namin. We have daily sessions, the prayer meditation. We also have the big book. We study the big book. We go through it chapter by chapter, step by step, 12 steps. So nasa step 3 na kami. And I think the hardest step sa lahat is the fourth step. Which is writing a fearless moral inventory of the people that hurt you and that you have hurt also. Doon ako nasa stuck parati kasi there are times na, you know, we have to live on life's terms, and we have to look at ourselves talaga, and dig deep and really deal with the ugly para mas klaro. And by doing so, step 5, I will have to confess that to a pastor or to my sponsor. All the nasty things that I've done. And then after that, matagal pa, may step 6, step 7. Yeah. And then meron pang making amends. Isa-isa mong kakausapin. Not necessarily. I think the best amends that I could do, no, kasi talk is cheap. The best is just to be a living testimony. Person. We're here naman po kasi not to promote it, but it's attraction rather than promotion. Yeah, to share. Yung mga video na pinakita natin kanina na parang ano ba, nawawala ka ba sa sarili noon? Hindi mo na naaalala yun. Pag nakita mo na lang sa video, saka mo maaalala. Ikanta natin yung nasa police station ka, nakasando ka. Sinisigawan mo yung mga police eh. Parang ang dating mo kasi dyan either wala sarili or sabog ba. Were you totally aware ang nangyayari dun sa police station? Kwento mo ha. Parang yan. Nakadiri. Nakadiri. Ayan yun. Actually, ayan o. Totoo yan ha guys ha. Kuha talaga yan. Actual video. Hindi yan pelikula. Hindi yan scenes from a teleserye. Actually, pero naano po yata ako? Nadala ako sa character ko kasi may ginawa po kami ng mga kaibigan ko po na documentary against the government back in 2016. Yun nga yung naglaban kami ni Kiko Matos. And 9 months ako nag-immerse to be a bad human being. Parang I started a joke ba? Or yung kay Joaquin Phoenix na akala nila ba? Ginawa mo yun? Ginawa ko po yun. Method. And yeah, method. And then eventually, yan yung araw na yan, nagsushoot po ako to promote my book. Yung Beast Mode na libro na sinulat ko. Biglang may dumating na police. At saka nung mga time na yan, pinagmumura ko po yung
mga anak ng presidente natin at saka yung gobyerno. Tanga pa po ako nung mga panahon na mali-mali yun. So, siguro na nabastusan po yung police. No? Sabi ko, sir, pag nanalo po ako sa challenge ito, kasi may videographer pa ako eh. Pag nanalo sa challenge ito, ako po magdadrive at ako magdadala sa inyo sa presinto. Ano yung ginawa niya? Siguro, yung afterthought niya na parang, aba, loko tong batang to ha. So, kumain po kami ng steak, tapos nagpiano ako dun sa tabi sa Rembrandt. Okay. Biglang may nagreklamo. Diretso na ako pinick up. Wala, hindi na dumaan sa barangay. Wala na. Diretso na ako dinitain. Kaya sabi ko, pakita niyo yung ebidensya na, na ano. But you know, past is past. I'm not here to clear my past. I'm here to actually show, not hide it, but put it sa light. Para people could learn from me and maging sample po siya, no? Kasi nung nag-recover po ako nung 2018 sa Cebu, simula nun, wala na po kayo narinig na nakipagsuntukan si Baron, nakulong. Ito na lang yung huli yung... ano ba itong... yung na-videohan ka, na nag-aaway kayo ni Jamie. Pero tinan mo, partner, 2018 pa pala, nasa Cebu ka na, nagsa-start ka na ng rehab program mo, parang gano'n. Tahimik ka na eh, di ba? And yet, ang naaalala ng tao, yung mga ganyang klaseng videos, kung ano yung bad stuff that you did. Actually, parang gano'n. To tell you the truth, hindi po. Because I started a business, me and my wife are mental health advocates. And we've been doing symposiums in Central Visayas, Luzon, everywhere, sa buong Pilipinas. And naging mission ko yun namin. Just to educate, we're here to educate people that there's hope. May mga bagay na pwedeng iwasan. And also, nobody's perfect, no? I'm not saying that I'm perfect. I'm a work in progress. And again, alcoholism, gaya ng sinabi ko, is no different from cancer or whatever. You really have to keep treating it. Ano ba nangyayari kapag may nakita kang alak? Kunyari, ayan, unti-unti ka nang, 'di ba? Unti-unti ka nang nagbabago, pero pag may nakita ka kunyari, inalok ka ng alak, anong mangyayari? May allergic reaction po ako sa utak ko. Bigla nagti-trigger 'yon. I cannot stop na once na matikman ko po siya, parang kailangan apat na araw po hanggat sa hindi na ako makatayo. Is it the taste o yung after effects sa'yo ng alak? It's just the feeling po. The feeling. Kailan ka ba nagsimulang uminom? Kailan taong ka nun? 12 years old po. 12 years old? Yeah. Paano ka na-introduce dyan? Yeah. Alam niyo naman po sa ating dito sa Pilipinas, parang pagka may inuman, parang yun yung entry point ng manhood. Yan yung parang kultura po natin. Parang tagay mentality, nagsimula sa ganun lang ba? Yung tikim lang? May siguro predisposed yung sa akin. Pag sinabing predisposed, nasa genes ko na po. And simula nung natikman ko, nagustuhan ko na siya and kinirikos, kaya nasira yung career ko. So, ibig sabihin nung nagsushoot ka sa ABS-CBN, no? Nung kulits pa lang kayo, umiinom ka na nun? Opo. Wow. Hindi napansin ng mga handlers mo yun o pinagsasabihan ka na noon? Hindi, nung time na yun, hindi pa ganun siya kagrabe. Nag-progress po siya into something really bad. To the point na I could work na sober, pwede rin hindi. But there are times that I just want to have fun and ang dami, I took a lot of things for granted. And ang dami kong napagsisihan. So habang nagsushoot ka ng mga movies, mga teleseries, kinakailangan intoxicated ka para mas maganda yung performance mo? No naman, not all the time. Actually, lahat ng mga napanalunan kong awards, sober po ako. Nung ginawa ko rin yung play, yung Aurelio Sedicioso, directed by Chris Meliado. It was it's a musical sa CCP. I did it sober also. Sober, it's a two-hour musical. Writer po nun, yung ating national playwright na si Nicanor Tiongson. Ano yung ano, Baron? Ano yung maituturing mong pinaka-worst na nagawa mo
under the influence of alcohol? Ano yung naaalala mo na pinaka-grabe? Ano yung pinaka worst na? Yung pinaka, rock bottom ano? Ba? Ako, abutin po tayo ng mga tatlong araw. Okay lang. Isa lang, isa lang. Kung may maisip ka, isa. Isa lang. Isa lang. Kwento ng rock bottom. Rock bottom? Nung nakulong po ako. Yun na yun. Bakit? Why is it the worst? Ano ba na-experience mo? Para akong aso. Yung kinakain ko po tira ng pulis. Ganun. Mm-hmm. Tapos parang hindi na nila ako pinayagan na may magbisita sa akin. Mm-hmm. I think yung family ko mismo ang nagsabi sa kanila na ganun dapat. Mm-hmm. Kumbaga, turuan ang leksyon yan. Mm-hmm. And it worked because doon ako nag-surrender sa cell din. Sabi ko, Lord, take me out of this place. Take me out of this darkness. I'll serve you for the rest of my life. And isa rin yun sa rason kung bakit yun. Yun pala ang moment of awakening mo. Spiritual awakening. Yeah. Yes. So, may I know what year was this? Ilang taon ka na nito? Spiritual was, awakening. I was 35. Mm-hmm. Ito yun yung video na kanina? Yun yung time na nakulong ka? Yan po yung taon. Ah, okay. What year was this? 2017. 2017. Hindi ka naman nasaktan sa loob ng kulungan. Ah, hindi. Okay po yung mga okay naman. Pulis natin. Ano lang talaga, warp. May mga kaibigan lang akong, kumbaga, napasama lang talaga ako sa bad company. But you know, sa programa namin, tinuturuan po kami na to stop blaming kasi choice ko po yun eh. Mm-hmm. So now, if I, you know, get to live the program and allow God to work work with me while I do this program, then I will make better choices. Mm-hmm. And yun, babalik yung common sense. Mm-hmm. So, babalik yung sigla. Mm-hmm. Hindi porket titigilan mo na yung alcohol, magiging boring na yung buhay. Paano mo nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon ngayong mga panahong ito? Paano siya nagpaparamdam sa'yo? His grace and mercy, sir. Kasi buhay pa rin ako hanggang ngayon, sir. Mm-hmm. May mga pelikula pa rin po ako. Pinagbibigyan pa rin ako. Mm-hmm. May pamilya po ako. May anak akong napakaganda. I have a beautiful wife. So, God is also connecting me sa tamang mga kaibigan. I have real friends now. So, what is there pa to? I think that the most important thing here is having authentic relationships with people, and then later on, as I go through this program, mawawala na yung guilt, shame. And I'll be a good part of, you know, social yung sistema na society po. Ayan, let's own that, no, Baron? At marami pa tayong mga itatanong partner, part no? Part 1 pa lang ho yan. Oh, nagsisimula pa lang tayo. Na-inspire ako. Ang hirap talaga, no, mag-cue sa commercial kapag ganito kaganda yung kausap, eh. No? Ganito ka-meaningful yung conversation. Pwede sila magtanong, ha? Baka gusto nila magtanong kay Baron. You can just chat doon sa aming Facebook account, no, sa 1PH. Yeah. Padala ho kayo na inyong mga tanong kay Baron. That's true. Bibitin muna natin ang kwentuhan, partner. Magbabalik pa rin ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin, solution sa isyong pamilya. Julius and Tintin, na ayos ang iyong mga Wala pa. So, may gusto ka malaman tungkol sa kanyang pelikula. Meron daw eh. Yes, so binanggit nga ni Baron, he's in a very, very good chapter yan of his life now. Mm-hmm. In fact, hindi lang isa, kundi dalawa ang projects ngayon ni Baron. Alam mo, Baron, hindi ko sinasabi ito, I'm not pulling your leg because you're in front of us, but you really, you are truly gifted actor. Isa ka talaga sa gift
sa movie industry. One of the greatest actors. Whoever lived, lalo na sa generation mo. Mm-hmm. Ang lalim, grabe yung angst, grabe. And everybody knows that. Everybody says that gaano kakagifted na actor. So yun nga lang, something gets in the way, di ba? In between, yung problema. Method actor. Kasi nga method. But look at you now. Tell us about your projects. Gifted child. Pag method actor pala, explain natin, yun yung nag-i-immerse ka dun sa character. Yeah. Tapos ka na mag-shoot ng scenes mo, dala-dala mo pa rin hanggang sa labas yung character. So, nangyayari sa'yo yun? Opo. Ilang beses na po. So, ito na nga, off-cam, kinukwento ni Baron sa atin yung role niya. Uh-oh. Medyo nag-worry ako, partner, kasi di ba hindi ka pa-finish sa program mo, nasa step 2, papunta ka pala ng step 3. Oh, yan. So, marami pa. Step 3 going to step 4. And yet, yung mga roles mo dun sa ano, parang baka ma-trigger ka. Tell us about yung roles mo. Dun ako nag-worry, hindi kayo ma-trigger ka, Baron, sa roles mo. Hindi naman po, kasi, you know, it's just a character I play. Itong pelikulang lalabas sa Viva Max, May 27, panoorin nyo po. Subscribe na po kayo sa Viva Max. I play a gangster, gambler, and bad boy. Umiinom din. Umiinom na ni Nigarilyo. Pero fake yung alay. Hindi naman ako na-trigger sa set. And for me, the reason why I did it, maraming mga tao, especially congregation, bakit mo ginawa to? It's parang it's not honoring God. Yung sa akin lang naman is kailangan kong buhayin yung family ko. It's produced by Viva and direct Brillante Mendoza, directed by Phil Jordan. Magagaling yung mga kasamahan ko, and the story is very nice. Action sexy drama. Killer ka ba dito? Dahil mafia eh. Pete? Alam mo natin. Maangas po talaga yung character. Pag pinanood nyo, parang hindi ako eh. So, ayun. And then, abangan po nila. May ginawa rin po ako for Mavix Productions. Kay Lucky, no? Erwin Blackwell. Maraming salamat sa kanila. At lalabas po ang pelikula namin, baka sa July. Not so sure. Sa Netflix worldwide. Yan! Yan ang inaabangan ko rin yan. Tatay na. It's a father-daughter love story. So, pag pinanood nyo po, i-ready nyo na po yung tissue box ninyo. At heartwarming po yung pelikulang ito. Ano, single dad ka ba dito? Single dad na may ano rin, may addiction problem. May drinking problem also. Pero biglang nagkaroon siya ng epiphany. Wake up call na I need to reconnect with my daughter. And then nagkaroon kami ng journey. So we shot this in Rotterdam, Netherlands. Bakit doon? Bakit doon ang ano, ang buong movie? Anong connection mo doon sa Netherlands noon? Kasi po backstory, doon kami ng wife ko, nurse siya doon kunwari. And then ako, banda ako dito. Cocaine head. Na feeling ko yun. And nasira. Ang mga roles mo talaga. Ganyan pa din. Yeah, but actually, I'm very gentle. If you watch the movie, kind soul. Ano lang, may sakit lang din. Ayun. So, nag-reconnect kayo ng daughter mo nung namatay yung mom? Yes po, no? Correct. Sir Julius. Ikaw na ang nag-alaga dun sa daughter? Hindi niya alam na ako yung tatay eh. So, eksakto, parang nangailangan sila na magbabantay. Wala yung sister-in-law ko. Okay. Umapila ako. And then, nagkaroon kami ng connection kaagad. Gusto niyang mag-audition. And then, sabi ko, I promise, I will take you to that audition. Tapos, tinuruan ko siyang kumanta. Dahil pangit yung boses niya. Tapos, yun na, the journey begins. Ganda ha. And then, the ending. Iyaka na sa ending. Wait, who plays your daughter? We need to know. Althea Ruedas. She's 9 years old. She can play she's such a brilliant. Mas magaling pang artista kaysa sa akin. She can play the guitar, the drums, the piano. And she could act pretty well. She could sing very well. So, talaga nag-ano na agad ako, Althea. Althea, ang galing mo. I love you. Naku, excited na tayo. No? So, wala directed, pang... Directed by direct Marla Ancheta. A title ay?
Wala pa. Wala pang title. Hindi ko pa mag-Google. Working title is Dollhouse. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so... Pero sa Netflix to. Netflix na labas, no? Yes, po. Yeah. For Father's Month. June. Then July. Probably. Ah, July. July, di ba? Balik ka naman dito ni Altea. Of course. Yes. Kasi, di ba? Sana po eh. Pagbalik ko eh. Sa Father's Month, June. Meron din regalo ulit. May shoes ulit. Worn Balance. Pati si Altea niyan, meron na, ha? Pati si Altea, meron. Worn Balance. Pati sana, ano, kasi, you know, charity work tong ginagawa ni Mr. G. Bernardino for me. I get to stay in his place. I eat there and I binibigyan niya ako ng wisdom how to and tinuturuan niya ako how to stay away, how to cope. And so baka yung World Balance, no? Isa ka size 9 po siya. Kami nang bahala dyan. Kami nang bahala sa'yo. Pagbalik mo, meron na si Sir. Mr. G, sagot ka lang. So parang ang adoptive son. Yes, G. Yes. O, di ba ang ganda? Kasi parang may umampon sa kanya. Isa siyang parang lost son. Ay, Tita Mary, ganun. Tita Mary. But I want to talk about, kasi nga yung movie mo, is about being a father. So how is your relationship with your three kids? You also have a daughter, di ba? Yung bunso mo. Yes. How are you as a father? I'm very sweet. Not a day goes by or passes na hindi ko na-video chat yung baby ko. Kahit natutulog siya. I just want to... She makes my day. And with the two boys naman, the other one, he's 16. He's in the States right now. With his lola, doon muna siya nag-bakasyon. And yung 9-year-old namin is with Jamie right now in Cebu. Ayun. So, how's your relationship with your panganay? Kasi teenager na, you know how teens are, di ba? So, are you close? At first, beginning, about 4 years ago, medyo parang, are you gonna stick around? Of course, yun yung question. Diba? But napatunayan ko naman, through the years na mahal ko naman yung at pinakasalan ko yung mommy niya. So. Pero amazing how you're able to survive, Baron. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin, gumagawa pa rin ng mga pelikula. Kasi nga magaling. Ang dami-dami mo ng pinagdaanan ng mga kontrobersya. Also, ano pala, heads up lang sa mga katropa natin dyan, mga kabungo. lalabas na po ang ating shirts, so i-follow nyo po Baron Geisler Bungo Apparel, no? Sa may apparel na. May negosyo pa, panalo si Baron. Bibigyan ko po kayo ng business. So, nag-launch ka ng business mo during the pandemic to? Na-stop. So now, revamped version, new version. Sa pero Bungo Apparel pa rin. Facebook, hiwala sa Instagram. Ayan po siya. Ayan, Bungo follow Apparel. Guys. Follow nyo yan. Follow nyo yan. Follow and buy. Follow and buy. Follow. Share nyo na rin. Yan eh. Ang galing naman. Sinong partner mo dito? Artista or hindi? Sa akin po yan. And then, my friend Charles Degula. Isa yan sa mga nag-a-advise sa akin sa business. And then, kami po ni Donna Bartolome, usap kami, sabi niya, sige, after the election salang, mag-shoot po kami ng miniseries. Lab team po kami. Abangan nyo, exciting po yan. Ito na, kwento mo, comedy. Comedy siya pa. Yan ang gusto kong makita, para hindi naman laging bad boy ka. Meron ka pa ng din gift na magpatawa? Hindi pa nakita kasi eh. Kasi yung mukha ko pa lang, muna, katawa-tawa na eh. Actually, yan ako, naalala ko si Johnny Depp sa'yo. Salamat. Ako naman naalala ko siya, si Gary Oldman naman. Oh, you kind of remind me of... Gary, slash Johnny. Meron na ba wag naman sana mangyari lang yung ano, Johnny Heard. Amber Heard. Wag naman po, Lords ko. Wag naman po. Oh, ito, may mga ano dito, may mga comments dito. Paano raw ba makakapasok sa program? May nagtatanong dito. Program for Alcoholics. Napakagandang tanong yan. Unang-una, may mga NA and AA, no? NA, Narcotics Anonymous and Alcoholics Anonymous websites or webpage. Or pages sa Facebook, you can connect and they would gladly accommodate you. There are also rehabilitation centers. I recommend the one in Cebu. It's called 180 Degrees Rehabilitation Center. And maghanap lang po kayo. But okay din na gawin yung 12 steps na hindi kailangan na magpa-rehab.
Pumunta lang po kayo sa mga webpage, Google nyo. GOG, mga tol. Well, kanina nabanggit mo, Baron, na but you have to want it. Yes. Ayun nga eh. Kanina nabanggit mo na para siyang sakit na cancer din, no? Cancer, diabetes, parang ganun eh. Yung alcoholism. How do you know kapag umabot ka na sa point na kailangan mo na ng tulong? Yun. Kasi yung iba, in denial yan. Parang bahagi na ng buhay nila. But how do you do it? How do you know na kailangan na niya ng help? Kapag... kapag na-hit niya na po yung rock bottom niya. Kapag takot na yung mga tao sa iyo, wala ka ng kaibigan, mag-isa ka na lang. Yung wala ka ng pambili na alak, rock bottom na 'yon. Yung nagnanakaw ka na. Yeah. Para lang makainom. But you know, there are promises naman sa recovery. It's not we're not saying na pag pumasok ka dito babalik yung yaman mo, babalik yung kung sa akin, babalik yung kasikatan ko o karir ko. We're here just to stay sober and become better human beings. Mm-hmm. Diba? And to connect talaga sa will ni God. Mm-hmm. Thy will be done. And to thine own self be true. Kasi, you know, I know ang pinaka-importante dito, no? Of course, nandyan po ang motivation. Gusto po natin magbago. Or if not motivation, may desire, but no matter what happens, that motivation and the desire will just get you through the day. Mm-mm. But discipline, kung makuha mo yan, it will get you through a lifetime. Nakailang rehab ka na ba? Pito. Dami. Kabisado mo na. Kasi lahat yan, siyempre nag-promise ka sa simula. Ito na yun. Mababago na ako. And, ganyan. Mayroon, it's part of the big book na there are chronic relapsers. I was part of that. But I'm glad na the program teaches you how to get back on the wagon. The water wagon na tinatawag. So this program for you is the best so far? Itong pinagdadaanan mo yun? Sir, there is no other program. Ito lang yun talaga? There is also called an Al-Anon program. Uh-huh. It's for the... Kasi ho, kapag meron kang alcoholic na asawa, may nagkakaroon din po ng mental stress na ibibigay namin sa spouse namin, sa mother namin, sa family. So pati sila nagkakaroon ng mental illness. Yes. No. Kaya nga may program din yung asawa mo, di ba? Yung Al-Anon. 12 steps. Yeah. For them to understand. Yeah. Mm-hmm. So, please, i-Google nyo po. Kailangan nga po natin i-educate yung mga tao regarding alcoholism. Yeah. Mm-hmm. Actually, mas marami pa pong namamatay, no? Dito sa Pilipinas at sa Amerika at sa buong mundo. Mm-hmm. Sa alcohol. Talaga? Kaysa sa cancer. Mm-hmm. Or, or drugs? Hindi, kasama na po yung drugs. Kasama na po. Addiction. Kesa sa mga car accidents. Okay. So, you think and you believe na itong recovery mo, dire-diretso na to? I you know, I don't want to promise anything. Again, I said attraction rather than promotion. Then if I keep doing it, it's hard to promise. But the good thing here is lang na, masabi ko lang, no, siguro 3.5 years, 4 years, wala nang narinig yung mga tao sa akin until this, yun nga yung sa video. Video. But you've been sober for how long? For how long? I've been sober for 3 years. Mm-hmm. And then, Paano ka nag-relapse? Yeah. Paano nag-start? Yung relapse, yung latest incident. Yeah. Paano ka nabalik uli sa pag-inom? Nagkaroon kami ng misunderstanding lang ni Mrs. Hindi ko siguro, dahil sa character defect ko, nawala yung pagka-empathetic ko. And hindi ko na bigyan halaga yung mga gusto niya. Kasi dapat maging ano ako aware ako sa needs ng wife ko. So naging selfish ako ulit. And ayun na. Pag meron siyang sinabi, naapekto na ako kagad, ang gagawin ko po, walk out ako. Ayun. Gaganti ako. Ayun. Pero hard drinks ba? O beer lang? Kahit I just ano po, wonder. Alam niyo naman, pag alcoholic, kahit po. Kahit ano, no?
anong gin, basta malasing. Oo. Okay na po. Oo, yung kaya ka na balik ulit. Pero this time, wala na talaga. Pero ang main goal ko po dito, no, na nag-guest rin po ako dito, I'll take this opportunity. Yeah, go ahead, Byron. After 90 days, ang payo sa akin ng sponsor ko is that maging parang transkripto na or example to ng mga tao. And eventually, yung ginagawa po ni Mr. G sa akin, eh, ma-pay it forward ko. Ako naman po, pwede rin po kayong lumapit sa akin. Bigyan niyo lang po ako ng konting panahon na marami na po akong tools. And ako mismo, pwede niyo akong kunin na sponsor. Wow! Gagamitin lang ni Lord in that matter. Yes, that could be my mission. Huwag niyo lang ako hingin ng pera, ha? Ng Gcash, mga ganyan, ha? Kung gusto niyo talagang umayos lang buhay niyo at mawala alak sa buhay niyo, sige. Gawin natin, I will work with you. That is even more valuable than money, Baron. Dapat mag-vlog ka na rin. Gamitin mo yung social media para maka-influence ka ng mga tao. Ayaw mo ganun, mag-TikTok ka. Short start na po at tutulungan po ako ni Don, Miss Donalyn Bartolome. Ito may mga messages dito. Si Omar Dinsais. Nice to hear from you, Baron. I'm, ito? Kailangan mo ng antipara? Ako na. Hindi mo mabasa. Nung salita ang malabo ni mata. I'm the fifth. Oh, tira mo, nahirapan ka rin eh. Oh, akin, mamasahin ko. I'm that, you know, type nice mo yata. Nice to hear you, I'm the of Christine Grace from UAE. I believe God is a person. Siguro. You just like me 5 times in Binuhay ni Lord. We know you'll change for the better, bro. Thank you sa lahat. Ayun. Siya daw nabuhay 5 times. Nabuhay 5 times. Oh. Pwede naman tayo mamatay hindi kasi kanina. Madami mo abati sa'yo. God be the glory. Maraming salamat. Shout out bro sa inyong lahat. Yes. God bless you. Masaya kami, sabi ni Angel Alberto, sa iyong recovery, Baron. Yes. God bless ako you. Masaya. We're here for the truth, no? Dami nagmamahal sa iyo. And you look healthy, you look happy. Yeah. And yung source ng happiness mo at glow na yan, nakikita namin ngayon up close kasi sila nasa TV lang. Saan nagagaling yan? It's God. Yeah. It's God. Wala na iba. Amen. Ito kami nagtatanong, sino raw si Jesus Christ sa buhay mo ngayon? Yeah. Jesus Christ. Yeah. My best friend is my Lord and Savior, my King. King of Kings. Mm-hmm. I submit to him every day. Mm-hmm. He's my higher power. Mm-hmm. All right. Well said. Well said. Napaka-inspiring, no? Oh, grabe. Yan ang mission mo, Baron, sa buhay, no? Mm-hmm. Dahil nga, you've hit rock bottom, napagdaanan mo na lahat yan. You know where you speak. Yan ang pinaka-credible, eh. Yung actual experience. Yes. I'm looking forward to a docu, which you will maybe direct yourself. Na tungkol sa buhay mo. Sure. Tungkol sa buhay mo, are you open to that? We could collaborate. Boss ng mga TV5. By the way, meron ka nang padadala ng proposal na kuha ko na for your show with Donna. Ayan. Yes. Baron, baka may gusto kang kausapin mo yung mga viewers natin. Yes. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Go. I'm just here for the truth. I'm living, searching for the truth, and I can only get that truth from God's word, through God's word, prayer, meditation. Ika nga, to thine own self be true. And ang pinaka-powerful, no, natin na magagamit sa pang-araw-araw is being authentic sa ating sarili, sa mga tao, sa paligid natin. Mararamdaman naman po nila kung plastic kayo o hindi, kung plastic ako o hindi. So, laban lang, never give up. Call a friend. Always ask for help. We can never do it alone. Magtulungan po tayo. Yung mga may sakit dyan ng alcohol o drugs o addiction. So God bless and maraming salamat sa mabubuting pagbati sa akin, and God bless us all always. Thank you, all glory to God. Thank you. And Baron, paano kanila ko kontakin? Ano bang Facebook mo? Oh yes, you can contact me sa IG baron.geisler.
You can also message me sa Facebook ko po, Baron Geisler. Katabi ko po yung misis ko doon, yung profile picture, no? Nakadilaw po kami doon. Yun po, so far, doon. Alright, thank you so much, Baron. Sobrang na-inspire ako. We're praying for you. Sana ano, malampasan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay. And pagtatapos ng lahat ng ito, you'll be the better man na makakatulong sa ating mga kababayan. Actually, I can see it now. But thank you for gracing us. With the honor of your presence here. Laking bagay, Baron. I hope this is just the beginning of possible collabs God's in the future. Done. God's will be done. Alright. Will be done. Good luck, ha, Baron. Ingat ka lagi. Thank you. Huwag pa rin na huwag kayong BBTU. Magbabalik pa rin po ang Julius. At Tim Tim. Para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tim Tim. Para sa pamilyang Pilipino. Ating panayam kay Baron Geisler. Very inspiring and hopefully, marami ho tayo natulungan sa pamagitan po ng mga advice na binigay ni Baron. Kapag tayo po'y sumasailalim sa ganitong klaseng sitwasyon at kailangan na po natin ng tulong, wag ho kayong mag-atubili. Yeah. Ask for help. Yeah. Dahil malaki pong bagay ito para mailigtas ho ang inyong buhay sa kapahamakan. And in humanity's weakness, sabi nga ni Lepapu, God is the strength. So, marami nga sa atin kasi tao lang eh. Madaling, ano, lalo na kung yun yung makeup mo, yung genes mo, na madali ka talagang matempt. So, ikaw rin yung madaling magkakaroon ng addiction. So, kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, guys, i-replay nyo lang tong episode na to. Pakinggan nyo si Baron kung gaano kaganda yung journey niya at kung ano siya ngayon. You can be redeemed naman if you're a sinner. Eh. And we're looking forward to many more Barons na magbabago yung buhay. Kasi para nangyayari dito, partner, kapag ikaw ay uminom ng alak at hindi mo nakayanan, para ka na po possess nito eh. Nawawala yung pagkatao mo, nagte-take over yung evil, no? Sa yung pagkatao. Kaya very important na malaman ho natin at ma-acknowledge natin na ganito nagiging epekto sa inyo at kinakailangan na po ninyong humingi ng tulong. Yeah. Huwag na tayo lumayo, tayo mismo, Papu, mga kakilala natin, mga kamag-anak natin, dumadaan ng ganyan at ganyan pa rin for many, many years now. So, kailangan talaga ng suporta at pag-intindi, understanding. Yes. Malawak ang pag-unawa ang kailangan dyan. Yeah, that's true. Naku. At naniniwala ko kay Baron, totoo yung sinasabi niya, one has to hit rock bottom bago mo ma-realize, kailangan mo na yung Panginoon, yung Diyos, para magbago ka. So, ayun, sabi nga niya, never give up. Totoo rin yan, Baron. Thank you so much, Baron. And we hope to have you again dito sa show. Message yun lang siya, guys. Yeah. No? Message yun lang siya sa kanyang Instagram account. Yes. Bago tayo magtapos, ito ang ating Who Quote Day, Who Got Quote of the Day. Ang buhay, parang ang pelikula. Kapag magulo na ang eksena, ibahin mo ang kwento ng pahina. Tandaan mo, ikaw ang direktor ng sarili mong kwento. Nasa iyo ang control. Of course, with God's help. Tama. Papo, may sabihin ka pa ba? Lala, okay na tayo? Goodbye na. Maraming salamat sa pagtutok sa amin sa isang oras ng kwentuhan. Samahan niyo po ulit kami bukas para pag-usapan pa rin ang mga isyong pampamilya. At kung may gusto po kayong pagkwentuhan natin, i-PM niyo lamang kami sa Julius and Tintin sa 1ph@gmail.com. With tomorrow, isang ina ang ating mga kapanayam at yung tindi ng pagsubok ng kanyang pinagdaraanan at sampu ng kanyang pamilya. Parang early Mother's Day special naman bukas dito lang sa Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Peace and love.